Magandang araw mga ka-TFT. Isang edisyon na naman ng TFT News Break ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Webes. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Dubai Jewelry Group. Ito na ang inyong pagkakataong makabilang sa 100 mananalo na makakakuha ng ginto. Bumili lamang ng gintong ala sa isa sa mga 180 outlets ng Dubai Jewelry Group ngayong Dubai Shopping Festival. Para makasali at para sa karagdagang impormasyon, punta lamang sa www.dubaicityofgold.com. At narito ang lima sa aming mga nagbabagang balita. WHO nagbabala na hindi pa tapos ang pandemya dulot ng COVID-19. UAE magbabalik na sa face-to-face classes mula January 24. Abu Dhabi pinapayagan na mag-park ang mga bisita sa mga residential areas hanggang 2 a.m. nang walang multa. Dubai nag-anunsyong kinakailangan na magkaroon ng permits ng mga aarkila ng sasakyan. Pope Francis nag-donate ng 5 milyong piso sa mga biktima ng bagyong Odette. At para sa mga detalye, nagbabala ang World Health Organization na hindi pa tapos ang pandemya dulot ng COVID-19. Ayon sa WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hindi muna dapat maging kampante ang publiko dahil kumakalat pa rin ang Omicron variant ng coronavirus. Pinapaalala ng WHO ang kahalagahan ng pagpapabakuna at pagsunod sa mga preventive measures para maiwasan ang Omicron variant ng COVID-19 na di hamak na mas nakakahawa kumpara sa mga naunang variant. Samantala, magbabalik na sa face-to-face classes ang mga estudyante sa UAE simula January 24. Ayon kay Haza Al-Mansouri, official spokesperson ng education sector ng UAE, maghahati sa dalawang batch ang mga batang magbabalik sa eskwelahan. Isang batch sa January 24 at isa pang batch sa magkasunod na linggo sa January 31. Kinakailangan magpakita ng negative PCR test results na ang mga bata na valid na 96 hours at kinakailangan sumailalim sa swab test kada dalawang linggo. At para sa mga detalye na iba pang mga trending na balita, tumutok lamang sa aming website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga tampok na balita para sa araw na ito. Mula sa Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Randy Malanta mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at subaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Break.